Hello, my dear brothers and sisters in Christ, and I am here with you tonight again. Base sa isinaad ko sa inyo na this video is inilathala ko na yung istorya about kung ano ba yung sinulat ko, istorya sa Panginoon na to for a movie. But before anything else, maghandog muna tayo ng isang awitin para sa atong sa ating Panginoon. Kasi yon ang gusto niya, matutuwa siya sa atin. Eh, sinabi niya na, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. O, hindi ba niya gusto yon? Na dagdagan, kung anong mayroon tayo, dagdagan niya yon. So yun na, kailangan talagang i-honor yung pangalan niya para sa ganon, matuwa naman yung Panginoon natin. So, ito na. Come sing with me. Mabuti yung stand up. Ano? You deserve the glory and the honor. Lord, we live for us in worship as we live your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we live for us in worship as we live your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you, there's no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you, there is no my brothers and sisters. Nag-iisa lamang siya. Iisang Diyos. You deserve the glory and the honor. Lord, we live for us in worship as we live your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. So yun lang mga friendship. Para hindi tayo magulo sa oras, yun lang naman. So yun, maganda sana mag-awitan palagi, pero I have to tell one story about the movie. So ganun lang muna. Aabot din panahon na I will sing a song, buong kanta. So ganito yun, ganito yung istorya. Yung sanlibutan, ayaw may invasion na istorya. At maganda ito dahil pag na movie ito, nako, maintindihan ito ng kahit 1-year-old pataas hanggang 100 years old. Maintindihan talaga kasi detalye ito. And
ito, pero ba si lahat ito sa Genesis, ha? Nag-start ako talaga ng, umpisa ako sa Genesis, hindi ako nag, ano, I will not jump into sa gitna, dahil hindi talaga maintindihan kung sa gitna ka mag-umpisa. So, sinadya ko talaga ito, from the start, kung ano talaga yung plano ng ating buhay na Diyos, na dito lang sila sa sanglibutan nakatira. Ang sanglibutan noon, wala, walang decoration, walang palamuti, walang kaanyo-anyo. Description niya yan sa ano, Genesis chapter 1 verses 1 and 2. So mabasa niyo yan, if you have, kung mayroon kayong banal na kasulatan, mabasa niyo yun. Ito noong, ito yung istorya. Nung hindi pa nilikha sa Diyos ang langit at lupa, ang sanlibutan, so existing na yung sanlibutan, andito na talaga, ay walang anyo, walang laman, walang isa. Sila lang talaga yung Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos ng Espiritu Santo. So ang Diyos iisa lamang, pero may tatlo silang divine persons. Pero hindi, yung tatlo, hindi sila magka-clash. Ano talaga, isa lang talaga yung ano nila, kung ano gusto ng Ama, gusto din sa Anak, gusto din sa Espiritu Santo. So, nagka-intindihan sila tatlo. This is why this is called God. There is only one God. One decision. Isang gawain. Hindi sila nag-aaway. Nag-ano sila lahat. Pero may kanya-kanya silang gawain. Father is a Father. Son is a Son. Holy Spirit is a Holy Spirit. So, mayroon talaga silang kanya-kanyang gawain. So, ito. Diba? Walang anyo, walang laman. At ang meron lamang ay ang kadiliman ng tubig. So, madilim yung tubig. Pero sila lang makakita niyan. Siyempre, yung mata ng Panginoon, matalas yun. Tapos, yung ibon na dinescribe as pareho ng mata ng Panginoon ang agila. So, ito. At ang kadiliman ay sumaibabaw sa kadiliman ng tubig, at ang Espiritu ng Diyos ay sumaibabaw ng tubig, at dito sila tumira sa ibabaw ng tubig. For example, this is the tubig. Dito yung Espiritu Santo, dito lang sila nag-hovering, sumaibabaw. So parang nag-ganon-ganon lang sa tubig, pero Espiritu sila, nag-ganon. Sumaibabaw sa tubig na puno sa kadiliman. So it was so dark. Ang gusto ng Diyos Ama ay pagandahin niya ang sanlibutan. At one day, kinausap niya yung kanyang nag-iisang anak na si Yeshua. Hindi pa siya Jesus kasi hindi pa siya nagkatawang tao. Yeshua, habang sa ibabaw sila ng madilim na tubig. Bali, nakalutang lamang sila tatlo. At gumagalaw ang hininga ng Diyos. Mabasa ito sa aklat ng Genesis 1, verses 1 and 2. At sabi ng Diyos Ama, one time, anak, gagawin natin, kasi andito yung anak, ha? Anak, gagawin natin yung pagandahin natin yung sanlibutan. Kausap niya ang anak, anak, gagawin natin ito sa madilim na sanlibutan na maging maliwanag at magandang universo. Universo means, universe means andyan na lahat ng mga palamuti, mga magandang mga tanawin, lahat, may mga stars, may mga araw, may mga sa lahat, may mga ibon na, may mga ulap, tapos may mga kahoy, may gumagalaw, may mga tao, ang ganun sa kumpleto. Lagyan natin na lahat ng mga muibles. So, kasangkapan ba na walang mahihiling na tayo? Nakita mo naman, anak ko, na walang kaanyo-anyo ang tinitirahan natin. Tingnan mo, anak ko. Sabi ng anak ko, oo nga, papa,
Oo nga. Wala talaga. Kung yun ang gusto mo, Papa, okay. Gagawin natin kagad. Kailan man yun po, Papa. May sabi ng Papa, ikagad-agad, anak. But before that, sa hindi pa natin gagawin yan, gagawa muna tayo ng mga anghel. Eh, bakit? Bakit mga anghel? Para mayroong tagapuri, tagapag-awit, at tagapag-palakpak sa every na magawa mo ng ganito. Yung matapos mo ba sa paggawa? So, pagkatapos niyan, papalakpak sila. Yeah, praise the Lord. Oh, hallelujah. Ang ganda ng ginawa mo, oh Diyos ko po. Oh, hallelujah. Yung ganun ba? Oh, so, kaagad-agad, pero sabi, teka mo na, sabi ng Diyos Ama, pero anak, ang lahat na ito ay ipaubaya ko sa iyo. Kapag natapos na paggawa nito sa loob lamang ng 6 na araw, at sa pang-7 araw ay mamanghinga tayo. Ikaw ang mga siwa sa lahat-lahat na ito pag natapos na, dahil ikaw lamang ang bugtong kong anak. Kaya ibubuhos ko sa iyo lahat ang pagmamahal ko sa iyo at kung anong mayroon dito sa mundo. Eh, ganun yung papa natin, eh, yung biological papa natin ba? Diba, lalo na pag nag-iisa kang anak. Eh, pareho ko. Eh, parang ang lahat, parang sa akin na, sa akin kaya sabi ng mga kapatid ko. Ano ito, si Inday, oh. Palangga-palangga sa ano papa natin. Pag namatay si papa, patayin natin yung si Inday. So, ganun. Since si Yesua nag-iisang anak, wala siyang kahati. Diba? Eh, baka nag-iisa kayo ng anak, wala kayo kahati. Diba? So, ganun. So, mabasa yun sa Book of John 1:15. Diba? Papa, ganun papa, ayun ang kagustuhan mo, ako ay susunod sa iyo po. So, ganyan yung anak. Masunurin talaga yung anak. So, pero anak, gagawa ka muna ng mga anghel para may magsiawit, maghiyawan, at kagalakan. Ginagawa mo sa mundo, yung mga palamuti, mga decoration mo, ganun. At kung dadami ng mga tao sa mundo, ay mautusan tayo. So, actually, yung mga anghel, mga utusan niya, messenger, di ba? Alam natin yun, mga mensahero yung mga messenger. Pero yung mga anghel, walang katawan yun, espiritu. Celestial beings sila. Ano, espiritu lang din. Sino ba yung nakakita ng anghel, di ba? Wala. So, ganun, celestial beings sila. Sabi ng anak, mas mabuti yan po, Ama, na may mga kasama tayong mga anghel at mayroon tayong mautusan. Sige, Ama. Nung nilikha ang mga anghel, sige, anak, gawin mo na. Gawin mo na yung mga anghel. Di ba pinaubaya na sa Ama yung ano, lahat-lahat sa anak niya. At inumpisahan niya na ginawa ng anghel. So, power. Medyo sila eh. So, lumabas yung mga daming anghel. So, andun na si yung mga anghel. Andun na, klase-klaseng mga anghel. May mga malaki, may maliit, may mga gwapo, may hindi gwapo. At lumabas sila Lucifer, Mikael, Gabriel, Rafael, Oriel, Ariel, Asael, Kamaliel, Siraf, Sadkiel, Daniel, Jophiel, Ramiel, Raquel, Mitatron, Kashiel, Rashiel, Azazel, Salafiel, Sariel. Ito, mabasa ito sa Bible. Barashiel, Laila, and Daniel. So, lumabas. Naku, nung paglabas nila, naku, natutuwa yung mga anghel. Naganyan yung mga anghel. Mga puti sila. Ganon, ganon. Yung mga, di ba, yung mga anghel may mga pakpak. Yung ganon. So, sabi ng Ama,
ay anak, mapagkilala tayo sa mga anghel para alam nila kung sino tayo. Eh, sabi ng anak, o sige papa, ikaw yung magpakilala papa. Sabi ng ama, mga anghel, magpakilala kami sa inyo para hindi kami estranged sa inyo ha, kung sino kami ha. Yung mga anghel, praise the Lord, hallelujah. Sabing ganon, ako ang Diyos Ama, ito ang Diyos na anak, ito yung kaiisa kong anak na mahal ko siya. So ang mga anghel, nag-ano sila, gumagalak, naghiyawan. Pero yung gagawin niyo ha, kasi gagawin natin yung ano, sanglibutan sa loob ng 6 na araw. So tuwing may natapos, kayo ay magpalakpakan, maghihiyawan at magsasabi ng praise the Lord at mag-awit ka ng oh hallelujah, hallelujah, ganun ha. Sabi ng mga anghel, praise the Lord, praise the Lord. So first day, so ando ng mga anghel ha. Pero mga anghel, sa pag natapos na yung pag-decorate natin sa paglagay ng palamuti dito sa sanglibutan, wala naman kayong gagawin. Doon na tayo sa langit titira at utusan ko na kayo. Kasi gagawa tayo ng kami ng tao na ilagay sa Harden. Doon sa lupa, sa Harden of Eden. Okay, praise the Lord po Ama, aming Panginoong Diyos. So ganon, so mayroon na silang usapan. Pero may isang anghel, parang hindi siya masaya. Pero pinakagwapo itong anghel. Poging-pogi. Parang hindi siya masaya. Eh sabi niya, utusan lang ka ako, kami mga anghel. Parang hindi bagay sa akin kasi pogi po yung ito. Guwapo ko tapos marunong ako mag-awit. Ako ang pinakamagandang buhos sa lahat ng anghel. At saka, ano ako yung body belt. Maganda yung katawan ko. Ayok mo utusan. Tapos siguro yung tao na gagawin nila, ano kaya yun? Pero tingnan lang natin kung ano kaya yun. Kung kagaya ba namin na ano, basta tingnan natin. So one day, first day ang paggawa ng ano. First day. But mga brethren, my lovely brethren, I'm going to see bye-bye with you tonight because I am running short of time again. So don't worry kasi ipagpatuloy ko ito. Ang ganda ng istorya na to na ko. Abangan mo talaga. Matutuwa kayo ni Inday Bell. So ganito ako mag-deliver ng istorya. Nang nagturo pa ako sa mga bata sa Sunday school na ko. Yung mga bata naghihiyawan talaga. Nandito na si sister, teacher, ito. So requested. Kasi diba, you are not feeling lonely basta ako yung mag-speak. Kung ako yung speaker. So bye-bye for now. Enjoy your night. And see you again. Nasaktan ako to see you. Bye-bye, but I have to. So, see you next time sa susunod na video. Ang ganda. Bye-bye.